Nanlili mo siguro si tatay, no? Akyat siya. Doon siya manglilimos. Sana makausap siya. Nanlilimos. Taga saan kaya siya, no? May pamilya pa kaya yung mga ganyan? Ano kaya pwede itulong natin sa kanya, mga kababayan, no? So ayan, magandang umaga, mga kababayan, no? Habang kami ay nagbabiyahe, may nadaanan po kaming matanda na naka-wheelchair. At hinintuan namin, ayan po siya, mga kababayan. Pumasok siya saglit dyan sa kinaroroonan ng mga sasakyan. At parang nanlilimo siya, mga kababayan, di pa natin totally alam. Hintayin lang namin siyang lumabas. At lalapitan ni Daddy Frankie para malaman kung ano ang pwedeng itulong ng Team Daddy Frankie. Hindi man natin na ririnig kung anong sinasabi ng matanda, pero nakikita namin dito, mga kababayan, na yung kanyang kamay ay humihingi. May kasamang aso pa. Ayun, mga kababayan, may kasama siyang aso. Dalawang aso kaya yung kasama niya? Oh, dalawang aso. Oh, doon ka sa tapat ng waiting shed na naka-parking para nakaharap ka dito. U-turn ka ngayon. Para dito ko siya harangan. Nandiyan ang mga kababayan. Hinintay namin lumabas para makausap ni Daddy Frankie. Lagyan mo sa kuya ng daan dito, kuya. Dito siya dadaan. Abante mo konti. Ayan, napa-atras-atras siya, mga kababayan. Ba't ganun, no? Babain natin. Tay! Ay, kuya! Magandang umaga. Taga saan po kayo, tay? Dito lang ako sa Cavite. Oh. Bakit, kuya? Wala, napansin ko lang kasi, saan kayo galing? Doon ako, kuya, nagpapatugtog ako kasi wala akong pambili ng gamot. Ah, nagpapatugtog kayo? Oo, wala akong pambili ng gamot. Oo, nangangaruling kayo, ganon? Ako, gospel, yung ito. Sige, okay lang, huwag na po. Yung ganito. Kasi ako eh. Radyo yan. O, ito patugtog ko. Ano na kaya? Pakinggan mo, ha? Na po. Para makatira tayo, mga taong hindi nakakaalam ng Panginoon, maalala kita. Kasi iba na bibigaw na sila ng isip. Ah? Cellphone lang, wala na ginagawa. Puro cellphone lang? Oo. Nakakalimutan na yung nagagamit. Well, okay lang, patay mo muna. Tay, okay lang, itikit ko to. Para marinig yung... Baka maano ko na, hindi naman wala na akong kasalanan. Ay, wala po. Baka mga ano kay polis. Hindi po, hindi ako polis. Ano tay? Hindi wala akong ginagawa. Ano lang naman ako, baka huli na kasi nag... Ay, hindi po. Ano ako. Sige, pakilala muna ako sa'yo, tay. Ilan taon na po kayo? 51. Ako po si Daddy Frankie. Charity Dad. Vlogger po ako. Ay, nagbablog ka? Opo. Yung mga tumutulong sa mga taong
Kapos palad. May anak po kayo, Tay? Lima. Lima? Yung bunso ko, tatlong taon. Apo. Tapos yung isa, nag-aaral, limang taon. Kinder siya. Yung isa, pupunta ng Bicol eh, kasi sasama ng lolo. Yung isa, nag-asawa, 16. Yung isa, nandoon sa lola, nagtutulong-tulong. Ako, dyan ako nakatira. Araw-araw kayong gumagala? Hindi po. Minsan lang kasi pagka masama ang pakiramdam ko, yun, nakakaalis ako pagka yung maayos na. Minsan dalawang araw, papahinga kasi itong spinal ko, kuya, ito, buto ko dyan lumaki. Hindi ako makahinga. Kaya ako nagwi-wheelchair, ganyan. Pero dati, nung nag-asawa ka, hindi ka pa nagwi-wheelchair? Wala pa akong sakit. Nagtatanga nga ako kasi wala naman akong vision, hindi naman ako nag-inom, hindi naman ako. Bigla na siya lumitaw. Kasi nagbubot ako, sir, ng mga sa contraction, yung mga scaffolding. Siguro, kabubuhat ko ng mabibigat. Yun, na nagkaroon ng ano yung ano ko, yung likod ko nasira. Ah, mula noon, opo, nag-wheelchair ka na. Hindi pa. No, magdadalawang taon na ako ngayon eh. Dati para akong kalansay. Opo. Kasi nga, sobrang sama ng pakiramdam ko. Yun, yung bago umano yung COVID, yung nagsimula na yung COVID, yun. Nakakatayo pa ako pero para na akong kalansay. Ngayon, so, ibig sabihin tayo, nagsimula lang yung pag-wheelchair mo? O, nung hindi na ako makatayo. Nung COVID time? Opo, pero nakakatayo pa ako noon. Tapos naghahanap ako ng pambili ko ng gamot. Kasi nga walang nag-aasika sa akin. Asawa mo tayo, nasaan siya ngayon? Nandito, nasa bahay. May nagtitinda ng mga ano ngayon. Mga palapalamig. Ngayon, ano, linggo ngayon, wala. Ngayon, yung ginagawa ko, para matos, kasi may gamot ako yung, ano eh, 1 ton plus gold, para sa bukol yun. Yun ang ginagawa ko, kasi wala naman nagtutulong sa akin, kahit dito, wala naman eh. Hindi na ako pwedeng umaas sa barangay, hindi naman nga ako pumupunta sa barangay. No. Gusto ko nga magpa-check up dun sa, ano eh, sa may pinagkatipunan. Kasi pa, ito kuya, itong likod ko, papa-check up ko to, tsaka yung dito ko, bituka ko, parang naninigas. Dami mo sakit tay. Hindi to kumbuta, bituka ko dito. Minsan pagka kumakain ako ng ano, nang hindi maganda. Parang ano, yung naghihingal do ako. Ano pala pangalan mo tay? Ano ko ito? Ito yung pangalan ko. Ano na ba yun? Ito. Ito. Yosias po ako. De La Cruz. Osias De La Cruz ulitan. Opo. Matagal na yung ID na yun. Papalitan ko na yun. Kasi naglipat na kami sa ano, wala nga kaming kuryente ngayon. Kaya, napansin ko kasi tayo mula doon, may mga kasama kang aso? Oo, dalawa yan sila. Yung doon, yung isa. Talagang kung saan ka magpunta, so, kasama rin sila. Pinapakain ko yan silang dalawa. Ngayon, pagka pinapakain ko, nung kami pumupunta sa malayo, yung binibigay sa restaurant, pinapakain ko sa kanila. Buti hindi kayo iniiwan ng dalawang aso. Ngayon pagka napapagod sila, kunyari dito, mainit, pinapahinga ko sila. Tapos pagka nakatulog ng konti sila, yun, naalis na naman kami. So ibig sabihin tayo, ilang taon ka nang naka-wheelchair? Magdadalawa na ngayon eh. Dalawang taon na? Oo. Hindi nga ako nakapag-check up eh, kasi nga, mahirap yung ano dun. Ay, yung anak mo ilang taon na yung panganay? Ano, 17 na ngayon. Ah, 17? Nag-asawa na siya. Nag-asawa na? Aga, ano? Bata pa nga doon. Sa may ano, doon na sila nakatira sa kanila. Sa lalaki. Sige tay, bali nakita lang kita. So, nakita ko nanlilimus ka eh. Opo, nagtutugtog ako doon mga ano sa mga ganyan-ganyan. Pupunta nga ako doon sa balayo kasi tapos na ako doon. Oo. Ngayon sa iba naman ako kasi... Pero mag-iingat ka tayo, delikado eh. Highway pa naman to. Nakakatakot ka, nagtitrain na lang ako. Oo, pray lang tayo. Oo, binigyan ako dun at tayo, pambili ko mamaya ng gamot ko dyan. Oo, sige, bigyan din kita ng tulong tayo. Pamasko muna sa akin. Pambili ko lang ng gamot.
Opo. Wala. Salamat. Makatulong. No? Dahil Christmas, dagdagan ko. Isa pa. Wala, ang dami na niyan. Ha? Marami na. Okay lang, tanggapin mo tay. Makatulong man lang sa'yo. No? Ano bang gamot bibili mo tay? Santon Plus Gold. Sabo ko tsaka spirulina. Santon Plus? Gold. Dapat nagpa-check up ka. Oo nga eh, hindi pa ako nakapagpa-check up. Santon Plus parang... Santon Plus Gold. Yung tsaka spirulina, bumibili ako mga dalawang capsule. Oo. Oh, sige, sana makatulong yan. Opo, yan. Tapos bilhan mo ng pagkain yung dalawang aso, pandagdag. Ay, no? Maraming salamat. Oh, para hindi ka iwanan. Mapabait yung mga aso mo eh. Tatlo nga yan, kuya, yung isa maliit pa eh. Oo. Oh. Baka sasama rin sa akin yun. Ha? Sasama na rin. Ah, sasama rin? Oo, kasi maliit pa yung ganyan pala. Parang pamilya din sila eh, no? Oo. Mahal na mahal ako niya kasi... pinapakain ko sila. Oo. Tsaka hindi ko sila pinagmamalupitan. Oo. Kasi binabantayan nila ako. Pagka may nakatingin, tinignan lang nila yung kilos ng mga tao kung may gagawin sa akin masama. Ah, so ibig sabihin, ayan, pag may gagawa ng masama sa'yo, pagtatanggol ka rin nila. Oo, nakakatingin lang sila ng dalawa. Parehas babae. Oo, babae. Yung isa kuya na nanganak na yan, ito, nanganak na yan. Ganun talaga tayo, kahit hayop lang yan, pag tinrato mo sila ng tama, oo, mamahalin ka rin ng lubos, di ba? Yung iba kasi pinagmamalupitan, masama yun. Oo. May rest back sa Panginoon yun. Ay, ganun? Oo. Never kang iiwanan ng mga yan. Kaya, alam mo kuya, opo, pinapakain ko siya na minamahal ko siya, binibigyan tubig. Kaya minsan, may nag-aano sa akin. Sabi ko, Panginoon, salamat po kasi ano, binigyan ako nila ng biyaya, pangdagdag na to sa gastusin. Oo. Kasi minsan di ako makaalis, masama pakiramdam ko, nasa bahay lang talaga ako. Ano tanuman ng kahirapan ng buhay natin, opo, tay? Ano tanuman ng kawalan? Oo. Gagawa at gagawa ng paraan si God. Oo, si Panginoon. Para magkaroon, para maibigay yung pangailangan tayo. Tama kayo, natin. Kaya, oo. Gagawa at gagawa. May gagamit siya ng oo, ano, mga tao. Totoo yun, kuya, kasi ako pre, ako, katulad ng pag-alis ko, sabi ko, saan ba ako pupunta nito, nahiyan na akong mamalimus din sa malapit. Oo. Sana, Panginoon, kahit magkanong ibigay lang sa akin, pandagdag ko lang ng pambayad sa kuryente, bahay. Oo. Ngayon kasi, naputulan kami, sobrang ano, misa nga nahihilo ako, naputulan kami ng kuryente. Oo. Sabi ko, kahit ano, mag-ipon-ipon ako para mabayaran ko sa Martes. Mm-hmm. Magtitipid na lang ako. Oo. Ngayon ito, ipandadagdag ko na to sa pagkain namin, tsaka hatiin ko sa kuryente. Mm. Kasi putol na eh. Huwag kang mahiya tay, walang masama sa paghihingi, oo, lalo na sa kagaya mo. O, yung iba kasi, kung ano-ano iniisip sa akin eh. Ay hindi, huwag mo intindihin yung iba. Huwag mo isipin yung isipin nila. Oo. Basta hindi tayo gumagawa ng masama, tama, no? Po yun. Sabi ko, ang Diyos naman ang nakakalam kung masama o mabuti ang ginagawa ko. Opo. Hindi naman ako nagsusugal. Wala akong biso kahit ano. Basta pag-uwi ko sa bahay, nakahiga na lang ako. Kasi likod ko ang inaano ko eh. Hindi mo naman kagustuhan na magkaganyan ka eh. Gusto ko nang pumunta sa ibang lugar, makapaghanap buhay na maganda. Oo. Baka sakaling may mga paninda dyan. Ganyan. Paano ka maghanap buhay? Ganyan ang kalagayan mo tay. Hindi, pagka nga gumaling. Ah, pagka gumaling. Gusto ko nang... tatlong taon na o dalawang taon ka na naka-wheelchair? Oh, gusto ko na, nag-iinsayo na nga ako mag-ano kay itong tungkod ko. Ah, nagtatry ka maglakad? Oh, ginaganong-ganong ko na nga kasi. Mm-hmm. Kaso nahihirapan lang akong ano kasi parang meron pa rito sa bituka. Kaya nga, ito, nakaganon ako lagi kasi parang hindi ako makahingi. Oo. Ginaganong okay pa naman to wheelchair mo, tay? Medyo sira na rin to, kuya. Oo. Oh. Sige. Oo nga, no? Pasira na. Saan ang barangay mo tay? Saan ang bahay mo? Diyan na. Doon ako sa pabahay dyan. Pabahay? Ano eksaktong address tay? Ay yun eh. Yung number, hindi ko alam. Makalimutan. Sige, di bali. Sana magkita tayo ulit tay. Di bali, nakuha ko na yung pangalan mo. Yung mga ibang tao dyan, sabi ko, hindi naman sila tumutulong sa akin. Nagsasalita pa naman sa mga ano-ano. Huwag kang mag-isip ng ano tayo, huwag mo pabayaan mo yung ibang kaya, tao. Nagtitray na lang ako, sabi ko Panginoon, ikaw na lang bahala sa akin. Oo. Kaya kahit yung papaano, nagbinibigyan pa rin mga
ko rin, malaki-laki na itong binigay sa akin doon, 20, minsan 5 piso, 20. Ilan po, yun na, salamat na sabi ko. Minsan hating gabi na ako yung movie. Oh, sige tayo, hayaan mo ha. Pagka ano, papalitan natin yung ano mo, sana makita kita ulit. O, sana, opo. Oo, basta laban lang. Huwag mong isipin yung iniisip na ibang tao. Dahil hindi mo naman kagustuhan kung ano yung kalagayan mo ngayon eh. Uwi na lang ako dito. Yung binigay mo sa akin, uwi na lang ako. Uwi ka na ngayon? Oo. Sige tay, ingat ka. Hindi na ako pupunta. Ah, hindi ka natutuloy doon? Dito na ako. Oo, salamat sa Diyos. Ha? Kahit pa paano, sabi ko kahit magkano makita ko, pagka medyo may pambili na ako ng pagkain, pagkagamot. Oo, tay, huwag mo na isipin yung ano, basta importante, pagkain ka. Hindi na ako pupunta. Dahil sa kalagayan mo. Ay, God bless you. God bless tayo. Merry Christmas po. Pagpapala ng Panginoon sa tayo sumayo magpakailanman. Salamat po ng marami. Ganon din sa'yo tayo. Malayan at gabayan tayo. Lahat naman ginagamit ng Panginoon. Hindi natin, yung iba kasi, hindi nila alam yan. Oo. Pero yung merong naniniwala sa Diyos na ginagamit sila ng Panginoon. Opo. Sige tayo, ingat ka. Tulog na yung mga aso mo tayo. Papayayin ko muna sila ko lang. Oo. Tuloy na ako ngayon. Maraming salamat sa iyo. Ikaw pinigay sa akin ng Panginoon. Opo. Para makapagpahinga ako ng sandali. Opo. Para hindi na ako magpagod. Hindi ka napagod? Oo. Tapos bibili lang ako ng gamot. Ang dami mong dala tayo. Parang speaker. Hindi ka na bumababa sa wheelchair mo. Speaker yan ka, kuya. Sticker? Oo. Yung nasa bag? Opo, speaker yan. Kasi, ah, speaker! O, kapag naubos na yung laman nito, opo. Yung yun na naman. Ah, yun naman ang gagamitin. Tina-charge ko yan dun sa may ano kasi wala na kami ilaw eh. Mm-hmm. Tina-charge ko yan sa may motor light. Mm-hmm. Nagpa-charge ako, sabi ko, abang ano, magpapa-charge muna ako dyan sa mga ano. Yung iba, lililibre na lang ako. Oo. Sabi sa akin, tay, wag na ano, pagkain mo na lang yung babayad sa amin. Oo nga. Malit na bagay. Kasi naiya naman ako eh. Sabi ko, hindi na nag eh. Hindi tayo, pinipilit ko. Ayaw talagang tanggapin. Oo. Kaya marami pa rin mababait na tao, tay. Ngayon, nagkaganin na nga kuya. Ano? Yung ako eh, nag-iisip. Sabi ko, Panginoon, sana iligtas mo ako sa mga kapahamakan. Sana kahit magkano lang kitain ko ngayon, huwi na ako. Kasi masama pa pakiramdam ko eh. Apo. Kasi ilang araw, nung isang gabi kasi, alas 12 na ako umuwi, galing ako sa may Las Marinas. Apo. Gabi ko, papahinga muna ako ngayon. Nung kagahapon, sandali lang ako doon, hapon na ako umalis. Umunta ako doon sa may Opal. Yun, sa awa ng Panginoon, mga 200, nagka-pera ako, bumili na ako ng gamot. Pero dapat tayo, sa bahay ka na lang, no? Yung mga anak mo na lang sana nag-alaga sa'yo, 5? Wala na magawa, mga bata pa kasi. Oo. Yung isa naman, nag-asawa na. Oo, maaga yung nag-asawa. Parang naiya rin sila sa kalagayan ko. Oo. Oo. Parang ayaw nila nga ako lapitan. Bakit? Ba't ayaw ka lapitan? Parang naiya sila. Bakit? Tatay ka nila eh, dapat tulungan ka nila. Eh, okay na po yun. Oo. Malaga, makatulong pa rin ako sa kanila kahit na ganito. Mo? Sabi ko nga, kung ako'y mamamatay na, kung saan ako mamatay, bahala ng Panginoong Diyos sa akin. Hindi, wag mo isipin yun, tay. Kung mamatay ako sa kalsada, masagasaan ako. Bigla na ako maatakihin. Salamat, wag naman! Salamat na lang, sabi ko. Oo. Yun na lang iniisip ko kasi nga, nahihirapan ako. Nahirapan ka? Tanggap ko na nga ay mamatay. Kaso nga lang, lumalaban pa rin kasi nga may may plano si God! Oo, salamat po. Alam niya lahat ng yan, kaya laban lang, ha? Sabi ko nga, nahirapan kasi ako kasi nga ano, yung kalsada natin. Oo. Minsan ginaganon ako ng kotse. Pataas, pababa. O jeep. Pero nagtitray ako lagi, sabi ko, Panginoon, kung kalobang mamamatay ako, bahala na, sabi ko. Oo. Basta lalaban pa rin ako. Laban pa rin, huwag mo ang isipin yung hindi maganda. Kasi na ano na rin po ako. Sabi ko, Panginoon, kayo nang bahala sa akin. Kung ano man ang ano, kayo na lang po bahalang magbigay sa akin ng biyaya. Oo. Kasi
sana ako makarating, basta tulungan ko muna yung maliliit kong anak. Tanawagan ka, hingi ka Christmas sa kanila. Bahala ka na. Magandang umaga po sa inyo. Kung sino po gustong tumulong sa akin, maraming salamat. Merry Christmas po, tsaka Happy New Year. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Sabihin mo tayo, mamamasko po ako sa mga taong may mabubuting kalooban, pangbili ko ng gamot. Mamamasko lang po ako sa mga gustong tumulong sa akin, mga taong may mabubuting kalooban. Nagpapasalamat po ako sa kahit magkanong maibigay nyo. Merry Christmas po, tsaka Happy New Year sa inyong lahat. Alam ko na ang Panginoong Diyos naman ang gumagawa na rin ng paraan para naman makatulong sa kanyang kapwa. Maraming salamat po sa mga gustong tumulong sa akin. Merry Christmas po, tsaka Happy New Year. Tay, salamat tay. Panalangin natin tay na may makapanood ng video na ito. May tumulong sa atin, no? Maraming salamat po. God bless po. Okay.